Ultimate question is, just to clarify lang, kasi mayroong mga fans ng Eraser SB, fans ng River Maya. In your opinion, which one is dominance when it comes to OPM music? Eraserheads or River Maya? May mga fans tong River Maya na fans din ng ano eh. But I really need to dig deeper right now. In your opinion, musikero. Second ultimate question. Sino sa tingin mo ang gagawa ng more history when it comes to reunion concert? Yan. So, let's carry tayo magtanong. Welcome nga pala sa isa na namang episode ng Umerpus Project. Ngayon 2024 ay muli kaming nagbabalik. Dahil na last few months ay talagang na-busy talaga tayo. Happy-happy lahat. Holiday season. Yung entertainment industry talaga medyo mabenta yan pagdating ng holiday season talaga. By the way, meron tayong special guest for tonight. Ang unang-unang pasok sa atin ng 2024. Binagsakan agad natin na medyo mabigat-bigat. Pwede bang bigyan natin ng isang bagsak? Of course! Bigyan natin ng isang bagsak yan! Ang guest natin for tonight ay walang iba kundi si Marco. Si Marco ay matagal na nagtatrabaho sa music industry na gusto namin na makasama sa mga pagkakataon na to sa unang-unang grind namin, full swing, this coming 2024 na para mag-share sa inyo ng iba't ibang klaseng idea at kalaman at impormasyon na kapupulutan ng araw regarding about music. What could you say about that? And may dagdag ko lang, partner. Nga pala, si Marco nga pala, eh, syempre, home base from Abu Dhabi. Yes, yun ang mapagmamalaki natin. Alam mo yun, local artist. Local artist. Mahalin natin yung produktong sariling natin. Oo naman, syempre. I-appreciate natin yung talent ng each and everyone, especially Pilipino. So paano? Simulan na natin. Wala na tayong isintay. Syempre, kinakailangan muna, syempre, ito ah. Ito, asa, napag-uusapan na lang din natin ang music. Mabanggit ko lang, isa sa pinaka-aabangan nga naman ng lahat ng tagapanood is yung... I think I know what you're talking about. Yun na nga yun, ang River Maya reunion concert. Yes, so, matagal na nga to na feeling natin imposible bilang batang 90s. Alam naman natin na matagal na silang disband. Ito yung pinamumunuan ng apat na talaga namang roots na when it comes to music. Totoo. Siyempre, aside from Eraserheads, ito yung counterpart. Totoo. Si Nathan Asarcon, si Rico Blanco, siyempre, na dyan. Bamboo Manyalak. At saka siyempre, si asawa ni Julina, si Mark Escueta. Actually, I didn't expect na mabubuo pa sila ulit ngayon. Oo nga. Kala ko kasi may parang mabigat na pag-aaway si Bamboo Manyalak and Rico Blanco. May lamat, no? But it's actually false and pop. Pero yun nga, kung babalikan natin yung mga vlog natin regarding music, music binds together. Yes, okay. So, walang hindrance kahit na meron kayong hindi pagkakaintindihan when it comes to music at nagtagpo kayo. Everybody understand. Mayaman, mahirap, bata, matanda. In your own opinion, since ikaw ay matagal lang eksperyensyado mo when it comes to music, anong may bibigay mong panayam pagdating sa gantong idea na gumagawa sila ng reunion concert? Is it not too late in our generation right now? Hindi. Never too late. Kasi ang River Maya, yan na yan. River Maya na sila. Kahit na magkahiwa-hiwalay sila individually, River Maya pa rin sila. Itong upcoming na ano nila, event nila na magkakasama, boom talaga. Kasi parang ano na to eh. Eraserheads. They will actually create a history. The ultimate question is, what will be, in your opinion only, in our actually opinion, not in everybody's opinion, just to clarify lang, kasi mayroong mga fans ng Eraserheads, may fans ng River Maya. In your opinion, which one is dominance when it comes to OPM music? Eraserheads or the other one? Ito lang hirap sagutin yan eh. Top question, it is. Hindi ko pwedeng sabihin River Maya, hindi ko rin si pwede sabihin na Eraserheads. In your opinion, what will be? Wala. You can answer that? Hindi ko masasabi. I respect your opinion. Hindi ko talaga masasagot, actually. Kasi River Maya, Eraserheads, kumbaga, platinum na yan, mga ano na yan. Solido talaga. Solid talaga mga ano yan, musikero. Second ultimate question. Sino sa tingin mo ang gagawa ng more history
when it comes to reunion concert. Because of research, basta kung hindi ako nagkakamali, nagkaroon ng reunion concert yung Eraserheads. History yun. Na nagkaroon ng dalawa pa. BGC and MOA. Sa MOA nakapanood ako eh. Talagang live, nanood ako ng live sa MOA. Since ikaw yung guest namin na matagal ka rin na meron kang experienciado pagdating sa music, what will be the more na sinong gagawa na talagang magkakaroon ng more impact sa Pilipinas when it comes to reunion concert? Yung nakaraan na history na ginuhit ng Eraserheads o itong magaganap ngayon na River Maya? Palagay ko, doon pa rin ako sa Eraserheads. Eraserheads. So you mean to say, am I right na sinasabi ko na it is too late na gumawa sila? Hindi naman siya too late para gawin yung reunion concert nila. Kasi most of the people right now, especially yung mga younger age. Oo, doon tayo magbe-base. Open book sila, away na sila sa mga music. Away na sila eh. Hindi na sila kumbaga sana parang katulad nung araw na walang masyadong access. Pa-versatile ng ano, ng OPM bansa. Pinagtitibay nun actually, sinabi mo kanina na when it comes to music, there's no age, there's no gender. Music reunite. Music reunite. So, in your idea, ano bang masasabi mo tungkol sa mga tugtog ng River Maya? We really need to elaborate that. Kung papiliin ka ng tatlo, ayan. Goes down with the three, top three. Naman yan, awit ng kabataan. Usap mata. Last but not the least. Top question, I know. Hinahanap. Yan yung mga tumatakit talaga. Those three songs. Pero marami pa talagang ano, actually hindi alam ng iba na tugtog ng River Maya. Madami. Sobrang gaganda ng mga kanta ng River Maya. So partner, bago tayo magtapos, pwede bang pakiabot yung gitara? Kung hindi tayo ay nagkikis ng talagang mga tunay na tao at hindi mga hinagap lamang. Ladies and gentlemen, bigyan natin isang pagsakyat! Mag-River Maya ba tayo nito? Pwede, River Maya. Okay. Pagod tayo na yan. Konting jamming na. I'm away to do the word I speak before you make you weak. And then the love I lay up with you will see more. And I think, well, if you look into my eyes, then you should know there is nothing here to do, nothing to be. You can lay your questions down, cause if you hold me, so we can fade into the night and you know through all through time. And I've been in my life, cause this year salamat sa Wolfus. Also, thank you for having us. Nandito ka sa channel na kapag hindi ka na-entertain, sigurado, Dinaya!